alinsangan ng panahon. Samantalang Mayo na, dapat ay maulan na. Kumusta ang kalagayan mo, Karyo? Buti lamang ang aking kaalaman ay bunga ng aming labis na kahirapan at kawalan ng pagkakataon. Gayunman, malinaw sa akin ang ugat ng sigalot na ito ay maliwanag sa akin ang lahat. Totoo naman. Ang lalim ng pangunawa ng isang nilalang ay hindi nasusukat ng kalagayan sa buhay o antas na naabot sa tinatawag na edukasyon. Walang uri sa makatwid. Pero sa panahon nating ito, may mga tinatawag na naghaharing uri at mga napapaaliping uri. Ay, tinuran mo ang ugat. Kaya ngayon, paano mo hihimayin ang bunga? Magiging mas masalimuot ang paghihimay, ang pagtatagni-tagni, ang pagtatagpi-tagpi, ang pagsusulsi-sulsi, lalo na sa Panginooring waring isang walang pag-asang pasahan. Ang alam ko eh, tumatakbo ang panahon. Umiikot ang sansinukuban. Kahit ang kapalaran ay hindi hawak na inuman, ay sa isang iglap, maaari itong tumaka sa iyong gagap. Katulad ka. Tumalikod na wari ang lakas sa aking katawan. At ngayon, umiikot ito sa naghihingalo kong mundo sa paghahanap ng lunas sa wala ng lunas. Paghahanap ng lunas sa wala ng lunas. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo, Karyo? Sa iyong kawalang pag-asa? Bakit ka hindi? May tao lang ako. Ay, siyempre naghahanap ako ng lunas sa aking sakit. Naghahanap ako ng kasagutan sa aking mga katanungan. Paano? Kung walang kasagutan? Ay, pasasaan ba yung magkakaroon ng kasagutan? Ay, sino kang nakakaalam? Sino ang may hawak ng tinatawag nilang susi ng katotohanan? Ano ba ang katotohanan, ha? Masyadong basuka lang kagubatang ito. Mahirap arukin ang kagubatan ng buhay. Ay, nako. Naaawa ako sa iyo, Karyo. Ay, huwag kang maawa. Ay, kailan may hindi ako nang hingi ng awa? Mabuti. Alam mo, sa tingin ko, ang kaluluwa mo ang mas nawawala. Yun, marahil ang hanapin mo. So, ako'y haayo na. Marami pa akong gagawin.